na nakalagay sa labas ng simbahan. At makikita natin na kahit nasa labas sila ng tindahan, nasa labas sila ng simbahan, ay makikita natin na hanggang sa ngayon, natutupad pa rin yung social distance. Yan na muna ang latest. Maraming salamat, Louisa. Alright, mga ka-plastic, and this is me again, Big Sue, right back at it again with another content dito sa COMBID commentary video na video live stream. At tatalakayin natin dito yung nangyari last, yung reporter, ng isang reporter, mga ka-plastic, na isang PTV 4, the gas barrel to trying to hold laughter after blooper. At malalaman natin, mga ka-plastic, kung natanggal siya sa trabaho dahil dito. Kasi karaniwan nangyayari ito, mga ka-plastic, sa hindi nasa ang pangyayari. Na kapag ikaw ay nagre-report ay minsan iba yung term o yung word na nasasabi ng isang reporter. At hindi naman maiwasan yon dahil part talaga ng isang tao na nagkakamali. Kahit saan naman sa aspeto ng trabaho eh, nagkakamali tayo lagi, di ba? Pero ito, pagbasahin natin yung article na to mula sa pep.ph na kung saan ito eh. PTV for reporter Louisa Erispe is currently viral in social media because of bloopers he committed while doing a live broadcast for Rise and Shine Pilipinas. Ito, itong reporter na to ay kinikilalang si Louisa Erispe na nag-viral dahil nga sa pagkakasabi niya dito sa pag-report niya dun sa... Kasi itong nangyaring ito ay Ash Wednesday. Then nire-report niya yung mga nangyayari doon at kung may social distancing ba talagang nagaganap. And then ito nga, March 2, 2022, in observance of Ash Wednesday, Louisa did a live field report in the front of Quiapo Church. In the viral clip reposted by netizens, Louisa described the way people were observing social distancing, but instead of saying simbahan, she blurted out to tindahan. Actually, itong Quiapo Church kasi, kung nakakarating na kayo sa lugar na yan, eh, yung katabi ng Quiapo Church kasi ay tindahan din ng mga tiyangge. Kung natatandaan nyo, kung nakikita nyo yan. Kasi kaya nasabi na itong babae nito. Kasi ikaw mismo reporter, naka-mindset na yan sa utak mo eh. Kapag may nakikita ka sa isang bagay, ay pwede mo rin i-describe na nasa labas sila ng tindahan. Tama nga naman, wala namang mali dun. Kasi ang katabi ng Quiapo Church is mga tiyangge yan sa tabi-tabi. Nakarating na rin ako dyan. And then yung likuran ng Quiapo Church eh marami mga tindahan, fast food at iba pa. So walang point para pagtawanan to, mga ka-plastic, kasi logic, yung labas ng Quiapo Church ay labas din ay tindahan. Accidentally lang naman kasi hindi naman niya pinopoint na yung simbahan ay tindahan din. At patuloy natin yung babasahin na artikula. Louisa said makikita natin kahit nasa labas sila ng tindahan, and then upon realizing her blooper, she immediately corrected herself. However, she really couldn't help but laugh. While continuing her report, she tried to looking at the back to hide her facial expression. She also pretended to cough because her voice was already shaking. Yun nga, makikita mo sa larawan na ito ay hindi na niya mapigilan yung pagtawa kasi mayarap nga naman, di ba, pag nagkamali ka, nare-realize mo na mali yung sinabi mo, nakakatawa nga naman yun. Pero hindi naman mali yun kung tutusin, kasi katabi ng Quiapo Church ay mga tindahan din, mga tiyangge na mga Muslim, di ba? Kaya nasabi rin niya na nasa labas ng tindahan. Louisa said while really trying to hold her laughter. Makikita natin hanggang sa ngayon, natutupad pa rin ang social distancing. Her voice was already high pitched and wished. When she said, "Ay, atian muna ang latest," then said cop to look away at the camera and continue laughing. And even her sign language interpreter couldn't help but smile.
And makikita nyo dito sa gilid, mga kaplastic, ay natatawa rin yung nagsa-sign language sa mga pipe, mga kaplastic. Natatawa rin. Baga, na-realize din niya na nagkamali yung reporter nila. Even si Atienza-Valdipenas, who was the studio witness blooper, she was also caught in camera laughing. Natawa rin yung reporter, kung nakikita nyo. Di ba? Lahat naman kasi nagkakamali. Wala namang perfecto. Ito yung tong reporter na to na si Chi Atienza ay natawa rin dun sa nangyari. Pero natural lang naman talaga sa trabaho na nagkakamali. Pero pag pangalawa at pangatlong beses na ikaw ay nagkakamali, ay tawag dun katangahan. Pero tingnan natin kung ano ba talaga nangyari. Kasi nag-viral ito, nag-generate ng 950,000 views sa lahat ng mga Facebook. And then sa Instagram, nag-viral din ito. Mangtani, so hanggang kailan ba tatagal itong mga pag-ulan natin? Matagal-tagal na rin, Mangtani. May mga naninimaho na ng mga damit. Yes, Josie. Ah, Josie tuloy. Yes, June. Okay. De, June, yung ating wind map. Makikita natin yung tuloy-tuloy na paglakas ng hangin abagat. At ito ay dahil doon sa bagyong Josie. At hindi lang itong isang beses, mga kaplastik. Kung natatandaan nyo si Mang Tani, mga kaplastik, ay nagkamali din. Ito yung nakasad dito sa ano. It can recall the similar incident happened on GMA7 meteorologist Nathaniel Mangtani Cruz while doing the live report for the Balitang Hali. Mangtani accidentally called reporter June Veneracion as Josie. The name of the typhoon Mangtani also had a hold of laughter and pretend to cough. Back to whistle blooper in the field, Kabalostugan. The clip already has more than 76,000 views and 8,900 likes at press time. Ayun. Kung matatandaan nyo si Mang Tani ay nagkamali rin, di ba? Ang sabi niya kay June Veneracion, ang tawag niya doon ay Josie. Diba, abang nagpo-forecast siya ng mga weather forecast, ayun, natawa rin siya. Medyo pinigil pa nga niya, diba? Nakapag-report pa siya ng maayos doon hanggang matapos ang kanyang weather information. Kaya ito, sasabihin na natin kung anong nangyari kay Louisa. Aerial Today, March 3, Louisa acknowledged blooper quip in her Instagram post, "Yes, I am a sabog girl. Tindahan na napupuntahan. Did blooper get into trouble? Louisa, continue cherries, good vibes lang tayo. Heart emoji. Mahalaga, employed pa rin ako. Love emoji." Sabi niya sa Instagram post ni mismo ni Louisa, ang reporter na nagkamali dun ay mayor pa rin siyang trabaho, mga kaplastic. Continue pa rin ang kanyang work as a reporter. Yun nga lang ay hindi naman niya makakalimutan ang pagkakamali na yon, pero alam ko naman sa sarili niya na hindi na niya uulitin yon. Kasi usually talaga ang mga reporter malalim mag-isip yan. Bago magsimula mag-report yan, nagko-concentrate ng husto yan, pero hindi pa rin nila maiwasang magkamali. Ganun talaga sa trabaho, mayroon talagang instances na magkakamali ka rin. Pero in the end of the day, aral din ito sa kagaya niya na reporter na hindi, not all the time na ikaw ay perfect mag-report. Perfecto kang reporter. Marami tayong mga napapanood na bloopers na reporter, maging mga anchor ay nagkakamali din. Pero sa kabutihan pala, hindi naman siya natanggal. Yan ang sabi ni Louisa sa Instagram post niya, na hindi siya natanggal sa trabaho dahil lang dun. Kasi hindi naman sinasadya accidentally. Kaya hanggang dito na lang ang aking opinion sa puntong ito. And this is me again, Big Sue, lagi nagsasabing ang mga plastic ay matagal mabulok dahil ang mga plastic ay toxic. Kaya, what's up mga kaplastic? And this is Combid, commentary video ng video live stream, signing out. All right.
Mga ka-plastic, kung nagustuhan nyo ang aking video, isubscribe nyo lang ang aking channel. At the same time, i-hit nyo rin ang notification bell at yung all para ma-notify kayo sa aking susunod ko pang video sa aking YouTube channel. Maraming salamat po, mga ka-plastic.